Alam mo, ito baka sabihin na naman na iba. Eh kasi mano ka, kaya tano ka, ganito. Alam mo, hindi. Hindi. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ipaglalaban ko BGC na huwag mabalik sa Makati. Walang nangyari dyan eh. Nung, ito ah. Wala nga nangyayari sa Makati, hindi nga gumaganda eh. Ang dami-dami na, sorry pero totoo na pag-iwanan ng BGC ang Makati. Maniwala ko kayo sa akin, pumunta kayo ng BGC. Baka mapag ganun kayo, ay, New York, Manhattan, mapapakanta kayo ng New York! Mapapaganun kayo eh. Oh. May sound effect pa yun ha. Totoo naman eh. Ito, hindi ako nagbibiro ah. Ayan, talagang, eh, syempre, tambayan ko yung BGC, tapos mapupunta sa Makati sa mga Yellow Boys. Yari tayo dyan! Yung mga Yellow Boys na nagtatago sa puno. Hindi, totoo, walang biro. Diyan sa BGC, ang mga nanguhuli dyan, yung mga security, mahigpit po yan. At talagang sinusunod po yung ano dyan. Hindi ho sila yung tipong antagal magsulat yung pangalan. Ayan ito. Ano ka? Saan ka ba nakatira? Pakialam mo! Ba't mo natanong saan nakatira? Saan ka galing? Ha? Dinaig pa yung tatay mo eh, di ba? Yung saan ka galing? Ano ba ginagawa mo dito? Ang tagal magsulat? Hindi, ganun yung mga traffic enforcer eh. Yan, lalo na, naku, yung mga Yellow Boys. Alam yan, ang mga Grab. Naku po. Hindi ko nga alam eh, may talent sila eh. Bakit? Ano kanyo? Talent nila? Alam nyo ano talent nila? Yellow Boy sila and yet nakakapagtago sila. Nakakapagtago. Bismillah, magugulat ka na lang. Andito na kami! Huli ka! Hindi ko nga alam ang purpose ba ng mga traffic enforcer is maghanap ng violator o itama ang traffic. Hindi ko alam eh. Ah, ito ba? Ah. Ewan ko kung alam nyo to ha. Ewan ko kung alam nyo to. Dati, nung panahon namin, nung mga 90s, alam nyo kung saan ang traffic? Saan ang baha? Alam nyo kung saan? Oh, kung kayong mga nandito na inabot ang 1990s, yung buhay na kayo nung 1990s, o malamang tagtitirahan pa yung magulang nyo nung 1990s. Hindi natin alam, oh. Yung mga teenager na nung 1990s, oh. Di ba? Saan laging baha? Pag sinabi mong umulan, yon! Espanya! Parang may swimming pool dyan eh. Di ba? Kaya nga ayaw na ayaw ng tao dyan eh. Espanya, Dapitan, dyan sa... Basta banda sa area na yan. Dyan, Bamba. Madam Rachelin, bago na yan. Dati, hindi pa bumabaha yan. Yan ang ano yan. Kaya dati, di ba? Kaya tuwan-tuwa yung mga taga-UST. Tumuntua yan pagka, hindi naman lahat ah, hindi naman lahat. Pag bumagyo, yes, matik na yan, walang pasok. Oh, yan, kasi grabe ho dun sa, ano, sa ilalim. Pag ano talaga dun, wala na. Swimming pool na ho yun, yung ilalim na yun. Pero alam mo, nung bandang Katagalan, ang bilis bumaha, alam nyo kung saan? Sa Buendia. Dun sa may Buendia, malapit sa Osmeña Highway. Diyan madalas naalala ko bakit. Diyan ako nakatira dati. Cityland. Diyan sa Cityland diyan, pagbaba mo kailangan lumangoy ka na. Ganun katindi, sobrang bumaha na diyan. Sabi ko nga, ang yaman-yaman ng city na ito kasi business ano to eh, business district to eh. 'Di ba? Bakit naging ganun? Bakit nabaha-baha? Mayapis ba yan? Hindi. Oo, basta tama, mayapis, tama. Malapit sa Riles, oo, dyan. Ha? Hanggang to the point, nung pagtagal-tagal, umabot na hanggang sa may Palanan. Bakit? Tumira din ho kami doon. Meron kami hong studio doon sa may Palanan. Ganun katindi dyan. Sobrang lumala na ng tuluyan niyang Makati. Walang biro ho. Hindi na ho yan na, sabi nito isang Maseda pa yan. Oo nga, pero ang punto ko dito, hanggang ngayon, hindi pa nasusolusyonan. Basta umulan yan, matik na yan. Yung Buendia, Palanan, dikit yung area na yan, hindi na nasolusyonan. Eto tanong. Ako, nakailang beses na akong bagyo na dumaan at...
na masyal ng BGC, parang wala namang binabaha doon. Feeling ko lang naman, ma-correct me if I'm, ibig ko sabihin, mukhang maganda alaga, di ba? Doon sa may cash and carry, yap, oh, dyan ako namimili ng mga pabangong tester. At saka alam nyo ba, eto ha, alam nyo ba, nung una, nung panahon ng 2016, alalang-alala ko pa ito, 2016, alam ko ang mga Cayetano Dilawan, 2016. Yung campaign, 2015, 2016. Ito, walang biro ito. Tapos, nagtaka ko, bakit pinili ni Pangulong Duterte naka-team up ang mga Cayetano, Vice President? Kasi sabi ko noon, kung hindi maayos itong mga Cayetano, sa tingin nyo pipiliin ni Pangulong Duterte? Tandaan nyo, nag-away nun si Cayetano at si, si Marcos nun. Si BBM nun. Hindi pinili ni Pangulong Duterte si BBM. Sasabihin na naman ni iba, pagpipili ka na. Hindi, secret yun. Strategy lang yun. Anak ng hayop talaga yan. So, ibig ko sabihin, bakit ganun? Alam nyo, ito ha. Ayaw ko nun si Cayetano na Vice President ni Pangulong Duterte. Amin ako, ayaw ko. Pero, meron akong mga membro ng grupo ko noon na nakatira sa Taguig. Alam mo, sila nagsabi sa akin, Sir, magaling niya mga Cayetano. Sir, idol namin yan, lalo na si Mayor Lani. Kasi si Mayor Lani pa nung mayor doon. Gusto namin yan, Sir, ang ganda ng benefits namin dito. Ang ganda ng pamamalakad ng mga Cayetano dito sa Taguig, Sir. Kaya nga, kasi remember, kasama namin sila, di ba, ang Mocha Girls noon. Nangangampanya kay Pangulong Duterte. Kaya, Sir, ikampanya natin to, Sir. Maniwala ka sa akin. Tapos, walang biro, tinanong ko sa mga taga-Taguig, kamusta ang mayor ninyo? Wala akong nakausap na nagsabing, di namin gusto yan. Pangit sa mga mayor na yan, yung Cayetano, walang kwenta yan. Marami nagsasabi dyan talaga na grabe yung benefits, grabe yung kalakaran dito, social. Hanggang nakita ko, alam niyo yung City Hall nila, may extended sa SM dyan sa may BGC. Ang ganda. Eto ha, kahit po yung mga ibang, kasi dyan po nagpaturok ang ganda ho ng serbisyo, maayos. Oh, yan ang totoo dyan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi beyond legality, okay, beyond legality, sasabihin na may ma-common sense, hindi, tanga kayo, huwag kayong magpakatanga. Legality, Supreme Court na po nagsabi, final. With finality, ang ginamit na term, with finality. Eh doon naman siguro wala nang ibang argumente. Eh. Wala nang argumento pag sinabing Supreme Court decision with finality. Lumabas yan mismo sa Supreme Court website. Siguro naman pag sinabi ng Supreme Court with finality, hindi naman sasabihin niya, hindi, magbabago isip namin. Mga siguro after a year, magbabago. Bakit mo sasabihin with finality? Kung yung magbabago pala isip, di ba? Kaya nga hindi ko maintindihan kasi napanood ko sa balita talaga yung sinabi ni Mayor Abby na hindi pa tapos ang laban. Ano to? Pelikula? Hindi pa tapos ang laban? Ano yan?